Eh kung ako magtatrabaho, hindi ko maibibigay yung... Ah, okay, ako, ikaw na lang muna magtrabaho. Ako hindi... Kahit, alam mo, kahit gustong-gusto mo na... Bawa, kung siya galit, tapos sasabayan mo rin yung galit. Basta kaming dalawa kasi pag nag-away, hindi kami nagkikibuhan. Oo, oh, medyo nangangapa pa. Sa unang part ng episode na ito ay nakilala natin sila Gara at Troy, ang mag-asawang hinarapang buhay pamilya kahit sa bigla ang pagpapakasal, LDR at pagkakaiba. Ngayon, ikwento nila ang tipikal na buhay ng pamilyang Pilipino dito sa Germany. Kaya tutok na at mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Guys, nasa part 2 na tayo ng episode natin. At buhay pamilya naman ang pag-uusapan natin. Paano nga ba magpalaki ng anak dito sa Germany? Oh. Makatatay talaga siya. Kasi si Troy, ano siya, masyado siyang sweet. Malambing siya, tapos ano silang dalawa. Yung ganun sila ka-close. Na puro-puro yung biruan. Pero kasi si Kinsi naman, kasi sobrang bait na bata din. Yung masyado masunurin. Tapos... yun na, ang problema lang namin sa kanya, masyadong mahihain pag sa labas na kasi hanggang ngayon dito. Hirap na hirap din sa school. Yung, ano naman daw siya, okay naman siya, kaya lang hindi talaga siya yung, katulad namin na sobrang daldal. Pero ako yung stricto. Pag ako nagsabi, ano na siya, susunod siya, gano'n. Tapos minsan pag utusan na siya ni Troy, dahil puro sila lokohan, puro sila biruan, pag hindi siya galit, hindi siya masyadong susundin. Kala may biro lang, gano'n. So, pag ako nila sasabi, susubukin tayo, mama, sasabi. Susubukin daw sa akin. Nag-aaral silang dalawa, parang gano'n. Tapos, kapag ako daw, susundin nga. Sinabi ni mama eh, kaya gagawin natin, parang gano'n. Parang magkakuntsaba pa sila tuloy ngayon yan. Diba? Paano yung tinutulong yung isa't isa para mapagaan yung, kaya rin, problema, kaya naman yung isang bagay na dapat nyong mag-focus kayo doon? Tulungan lang din pag dito sa bahay. Kung halimbawa ako yung nasa trabaho, ganun. Tapos, pag ano, naglalaban na siya, siya na yung nagluluto. Tapos madalas, syempre, pag papasok si Casey, nasa trabaho na ako, ganun. Siya na talaga yung nag-aasikaso sa lahat. Tapos, pag ako naman yung nandirito, tapos silang dalawa kasi yung nasa school, pag umaga, ganyan, sila yung nasa school. Ako naman din ang gagawa ng lahat. Nagluluto, ganun. Pero pag day off, madalas, pag-di-off ko yun. Para pagka, ano, pag galing sa, ano, sa trabaho ako, alam niya pagod na ako. Siya rin naman lahat ang gumagawa. Ganon. Mas, ano, kaya, pansin yung nandito ka, ikaw pinagluluto ko kasi nga, wala ka naman masyadong alam lutuin, yun lang din. Kaya, si Casey, medyo nananawa na. No, ano pa si Troy, husband pa siya ngayon? Oo. Ganun. Sa ngayon, oo. Kasi nag-aaral pa siya, integration pa siya, nag-aaral pa eh. Now, walang issues sa inyong dalawa yun o ano? Yung parang ako muna yung magtatrabaho, kahit yung dati man yun nasa Pinas ka o ganun. Hindi naman siya issue, parang kasi bigayan eh, kumbaga yung hindi ko nagagampanan siya yung gumagawa. Tapos yung hindi niya naman na ano, ako naman ang gagawa, parang ganun. Bigayan talaga. Kumbaga praktikalan na lang din kasi yung iba, lalaki, bakit ako yung nasa bahay, ganun. Ngayon kasi parang hindi na ano yun eh, kasi iniisip ko na lang. Eh kung ako magtatrabaho, hindi ko maibibigay yung naibibigay ni Chris na sahod. Kumbaga hindi magle-level. Ganun. Kaya sabi ko, kasi kung ako din naman makakapagtrabaho, buong sahod ko, binibigay ko kay Chris. Ganun kami. Hindi ako yung dami mo pang gagastusin. Basta mabili ko lang yung gusto kong laro. Ganun. Yun, contento na ako doon. Ayaw pagbibigyan ng damit or sapatos, ako pa yung nagpipilit eh. Oh. Na, kailangan mo to, bumili ka na nito. Ganun. Ayaw niya. So, yun na. Yun ang ginagastusan niya. Kaya, wala akong nagiging problema sa kanya pagdating sa ganun. Tapos, siguro dahil hindi ko rin kasi pwedeng sabihin na, okay, ha, ikaw na lang muna magtrabaho. Ako hindi. Kahit, alam mo, kahit gusto mo na, na ikaw naman yung sa bahay ka lang. Ganun. Hindi pwede kasi syempre ako, meron pa akong sa Pilipinas, nagpapadala pa ako. Eh sa kahit wala naman na siyang responsibility, so lahat ng kung ano man yung magiging pera niya, sa amin lang din napupunta ni Casey. Tapos yung sa akin, eh nahahati pa yun sa amin, tas sa Pilipinas, parang ganun. Kaya, hindi ko rin, hindi mo siya, hindi, tapos hindi ko rin kaya pag hindi nagtatrabaho.
Totoo, eh, parang hanap-hanapin mo din. Oo, oh, hinahanap talaga ng katawan. Ngayon na yung trabaho namin. Yung trabaho ko ngayon, sobrang luwag ng sked. So, madalas minsan may 5 days akong off. Nandito lang ako sa bahay. Yung, wala akong magawa. Gusto ko lang lumabas. Pero hindi ako makaano kasi sila, galing na siya ng school. Parang pagod na, na-stress na siya sa kakaaral. Kasi mm-hmm. Casey din pagod. Minsan 5 p.m. na nakaka-uwi. Wala akong kasama lumabas. Yung ano yung pagkakaiba ngayon nung yung parang relationship nyo or yung parang buhay mag-asawa nyo nung nasa Pilipinas pa kayo at ngayon nandiyan na kayo sa Germany? Iba. Parang kasi syempre noon, wala ka, hindi kinakabukod yung parang meron kang kinoconsider. Siguro para sa kanya lalo. Nung ako kasi, nung doon kami sa kanila, sa Olongapo, ganun din. Yung adjustment na may kasama ka kasi sa bahay, hindi ka makakilos. Yung parang although, sinusundan ko siya eh, kung anong oras siya gigising, doon ako gigising eh, parang ganun. Hinihintay ko yung parang yung kilos mo, ano? Naka... Ang tawag doon? Parang kalkulado mo? Kinukalkulado mo? Control, eh, syempre, pag nakabukod ka na bilang... Yung, kaya yung maganda talaga yung isang pamilya bumubukod. Ang magkasawa bumubukod. Kasi, nagagawa niyo na yung kahit nakakalik kayo gumising dyan, nagkalat pa yung sala or nagkalat pa yung kusina, mamaya niyo nahugasin yung mga pinagkainan. Mm-hmm. Walang nakatingin, walang magsasabi na, oh, yung mahihiya ka, mm-hmm. tapos bukod dun, syempre dito parang siya, iba yung buhay natin. Hindi naman natin sasabihin dahil kumikita ka or ano, mas maalwan. Mm-hmm. Parang ganun yung, kaysa yung sa buhay mo sa Pilipinas na mo, tipid ka or ano, ganun, budget talaga. Although dito lang pa-budget pa rin naman. Mm-hmm. Hindi ako mas magandang, hindi ko rin masabi, yung parang yung lugar, gano'n, di ba? Siguro gano'n din. Kaya iba yung mas maganda rin nakabukod, yung buhay mo sa Pilipinas, iba yung sa buhay lang dito dahil nga may sarili kang tinitirat, kayo lang, gano'n. Kasi sa Pinas maraming chismosa. Chismosa, ganun. Dito wala eh. Pagising mo, bahala ka sa buhay mo. But chismosa din naman dito kasi di natin maintindihan din minsan. Sa baba ng bonong yun, oh. May nakatingin. Oo, oh, diba? Ganun. Totoo, diba? Yung nga, di natin maintindihan. Pero yun. Suggestion kayo or mga tips sa mga nanonood sa atin ngayon about sa buhay mag-asawa. Well, parang may mga bago kakasal o kaya naman meron silang medyo may pinagdadaanan. Ano yung tips na pwede nyo ibigay sa kanila? Basta, ano lang, yun nga yung sinabi ko kanina, yung paggawain yung pera, ganun, tas give and take lang naman talaga. Kahit sa mga ano naman, relasyon may ganun. Basta huwag lang kayo mag-aaway, mag-intindihan lang kayo. Bilang ano din eh. Intindihin nyo yung isa't isa kasi kung siya galit, tapos sasabayan mo rin yung galit. Ganun. Basta kami yung dalawa kasi pag nag-aaway, hindi kami nagkikibuhan. Ganun. Tahimik lang. Wala yung magsusumbatan kayo. Ganun. Wala namang ganun. Kasi parang ang pangit na masusumbatan may asawa mo, di ba? Gaano ka-importante yung ano communication sa isang relationship? Importante noon kasi ano tawag doon, kailangan nagkukwentuhan kayo. Yung pinag-uusapan nyo yung nangyari sa inyo sa isang sa loob ng isang araw. Okay, yung alam mo yan, yung kunyari hindi kayo nakita ngayon. Mm-hmm. Tapos bukas pa kayo may time na mag-usap. Importante talaga para sa akin yung communication, tapos bigayan. Kailangan ano, ituring mo talaga siyang best friend. Sabi ko nga, napakaswerte ko sa asawa ko kasi yung kahit ano yung pag-usapan namin, mm-hmm. kahit politika, religion, mm-hmm. Showbiz, mm-hmm. mahilig kami sa showbiz chika, yung mga ganon. Mm-hmm. Kahit ano yung pag-usapan namin, hindi man kami nagkakapareha ng opinion minsan. Mas madalas na magkapareha, pero may times na hindi kayo magkapareha ng opinion. Ano ba din, nag-meet pa rin kayo na, okay, kasi yun yung opinion mo. Kasi ito naman yung opinion ko. So, hindi naman kami yung para pagtalunan pa, or lalo na pag-personal na, di ba? Mm-hmm. Kaya, yun yung pinakamaganda pag
open kayo sa communication. Mm-hmm. Kunyari, hindi mo gusto yung isang bagay na ginawa niya. Tapos, sasabihin mo yun. Kailangan, masabi mo siya na ng in a nice way. Mm-hmm. Na hindi siya masasaktan, hindi siya ma-offend, ganun. Tapos, very important, lalo na yung sa simula pa lang ng relationship niyo, marunong na kayo mag-sorry. Mm-hmm. Saka magsabi na, thank you. Siguro dahil mas matanda ako sa kanya, tapos yung hindi ka demanding, hindi ka bossy, ganun. Mm-hmm. Kailangan marunong ka palaging magpake. Mm-hmm. Mag-please, yung ganun. Never namin ginawa yung nag-uutos ka ng, uutosan mo lang yung asawa mo, or ano na parang, anong gawin mo? Ganun, mm-hmm. Hindi. Palagi ka yung, pwede ba ikaw muna yung gumawa nito? Kasi importante siya. Kasi nandun mo makikita yung meron kayong respect. Respect sa isa't isa, ganun. Tapos mabubuo na lahat doon yung trust. Sa bagay sa una, parang simula pa lang ng relationship namin, nandun yung trust. Na parang, maling tabagay man yun, di ba? Oo. Okay. Kasi hindi nawawala din yung, syempre may pagsiselosa ka, ganun. Pero pinakamaganda rin yung pag-usapan nyo pa rin, kahit nagsiselos ka na, mm-hmm. pag-usapan nyo pa rin yun. Minsan nga, parang gusto-gusto ko pa pinag-usapan namin yung mga ex niya, ganun. Mm-hmm. Kaya sabi ko siya, alam ko na ako na parang, dami nitong naging ex, minsan dalawa-dalawa, tatlo-tatlo, pinagsasabay niya ng binata siya, yung gano'n. Kasi pati yun, pinag-uusapan namin, na parang, meron pang nang-away sa akin na ex niya, yung mga gano'n. Na parang, yung tipong kailangan mo na siyang pagselosan, pero, napag-uusapan niyo pa rin siya, hindi siya nagiging, ano yun, reason para mag-away kayo. Tawanan mo na lang isa yun. Minsan thrilling pang pag-usapan. Ano yung natutunan nyo mula nung naging kayo hanggang sa ngayong mag-asawa na kayo? Ano yung natutunan nyo sa isa't isa? Siguro yung ano, yung si trust din. Hmm. Parang natutunan ba ako sa'yo? Parang wala naman. Parang gano'n, dahil noon na heartbroken ka, mm-hmm. parang nabalik yung trust, yung gano'n. Mm-hmm. Hindi lahat ng tao is parehas. Mm-hmm. Marami. Kaso, number one siguro yung, ano, intindihin mo yung asawa mo kung ano yung desisyon niya, yung mga gano'n. Kasi ako dati, lalo na nung bata ko, sabagay, hanggang ngayon naman din, no, minsan, mabilis man, mainit yung ulo ko, gano'n. Mm-hmm. Pero, lalo na nung kabataan ko, talagang mainitin yung ulo ko. Pero nung lumabas yung anak namin, mm-hmm. si Casey nga, lumabas, doon na nabago lahat. Basta, intindihin mo lang. Yun lang talaga yung natutunan ko maging pasensyoso. Kasi hindi ako ganito eh. Mm. Dati. Nung kaya sabi nga nung no, mga tropa eh. Nagbago siya. Nagbago kasi. Simula pa sa simula nung nagkaanak ako, lahat ng pwedeng baguhin, binago ko kasi nga. Hindi na ano eh. Yung anak na iniisipin mo, hindi na yung sarili mo eh. Mm. Dati kasi, kutsa kahit. Ay, pagbasa gulo ka, gano'n, wala kang intindi, sarili ko eh. Mm-hmm. Ngayon, may anak ka na, kailangan, siyempre, malulungkot yan kung may mangyari sa akin. Diba, gano'n, yun lang. Basta yun, mahal ko tong dalawang to, eh, itong dalawa na lang ngayon ang babae sa buhay ko eh. Mm-hmm. So, kami kaming pamilya na kamo na iba. Naniniwala ka ba, Troy, na ano, happy wife is happy life? Ganon? Oo oh, naman. Pag-stress ko, kitang-kita niya lahat. Oh, hindi ko ini-stress, mahirap na. Oo, oh, kasi nakikita niya pag na-stress na ako, sanay nagsabi, huwag mo na pagka-stressan niya. Oh. Gano'n siya. Mm. Kasi nakikita niya talaga kung pag-stress na ako, wala talagang nangyayari, walang magagawa. Kasi yun ang mabilis makatanda eh. But, baka matay ka pa rin kasi si father ko doon na ano eh, doon lumalaki sakit eh. Oh. Kaya sabi ko sa sarili ko, ay, ako magpapaka-stress, sabi ko. Eh, ang problema kasi, problema nandiyan lang yan eh. Mm-hmm. Hindi mo nga alam pwede takbuhan, pero di ba, bakit mo pa i-stressin yung lilipas din yan eh. Kahit anong gawin natin, problema yan. Kumbaga, kung may solusyon, solusyonan mo. Pero kung hindi kaya, eh anong gagawin natin, di ba? Mm-hmm. Kaya binigay nga sa'yo ni Ganyan para harapin mo at dahan-dahanin mo kung may solusyon. Hindi yung, di ba, i-stress mo yung sa'yo, paano ba ito, ganyan. Basta huwag ka lang ma-stress, okay na sa akin. Mm-hmm. Lalo na sa akin niya. Ito kasi lagi na i-stress. Kunwari vlogger ka. Kuna showbiz. Ano yung message niyo sa isa't isa? Sa camera dito ako nanitignan. Ano message mo kay Troy? Siyempre,
syempre, palagi lang naman dito, always. Always kitang love. Saka, kung ano man yung mga ano, support, susuportahan kita. Palagi. Pero ikaw? Ano naman, sa akin, ganun din, susuportahan kita. Tapos, basta huwag, hindi naman tayo magbabago. Kasi, ilang taon na tayo eh. 11 years, ganito pa rin tayo eh, di ba? So, yun lang. Oo. Susuportahan lang. Susuportahan kita hanggang sa tumanda tayo. Oh. This is fun. Wow. Oh guys, alam ko na nagbe-bake kayo, may mga galap-galap kayo sa bahay. Pwede nyo silang imbitahan. Alam nyo, may mga nanonood ng mga friends natin dyan at umorder sa mga cakes nyo. So kasi hindi ko pa alam paano mag pa-ship ng cakes. Parang hanggang Duisburg pa lang yun na ano tawag dito. Pero malay mo yung mga nanonood sa'yo dito taga Duisburg. Saka yung malapit-lapit na area, Dusseldorf, kaya namin kung pwede. Kung may mga gusto yung mga personalized cakes na alam niyo, kung naminis nyo na yung mga tipong cake natin sa Pilipinas, ganyan. Kasi iba yung cakes nila dito sa Deutschland, di ba? Mm-hmm. So yun, sana makakabot. Order lang. O paano? So, pagkano, ask nyo lang si Echo. Mm. At saka paano? Sa Facebook ko lang din. Mm. Ano? Sa Facebook ko, Grace Panes. Ano yung mga pwede lang mabili? Yung mga cakes na ano meron kayo? Ano ino-offer ninyo? Customized cakes, ganyan. Kunyari, meron silang gusto ipagawa, ipag-aya, ganun. Moist chocolate cake, tapos, ano ba? Brownies, cookies, ano yung cookies, crinkles. Pringles, yan. Ano yan? Masarap talaga yun. O guys, ano na kayo? Bilhin na kayo sa kanila. Message nyo na lang si Grace. Thank you guys, Troy and Gara. Thank you guys sa pag-sama sa amin. Salamat din. Alam mo kayo, I wish your YouTube channel ng best. Thank you. Sana dumami pa yung subscribers. Oo nga. So, panoorin yung mga vlogs ni Echo. Si Valentine's to on! Sa lahat, love, love, love. Thank you guys. So susunod ulit. And remember, stay cute. Yes, stay cute. Bye-bye.